Oh, nanay. Tawagin na lang po kitang nanay kasi hindi mo alam yung ano eh. Ba't hindi mo alam yung birthday mo? Matanda ka, sorry. Ano po? Matagal ka na rito. Hindi, ang ibig ko sabihin, ilang taon ka na? Yung edad mo? Hala! Anong gagawin natin, nanay? Kung hindi mo alam yung... Ano pa nga? Ah, special po siya. Ah, special pala si nanay. Ah, special pala si nanay. Yun, mga kabukbok, ito si nanay. Ano bang gusto mong may bibigay naming tulong, nanay? Tayo ng bahay. Anong klaseng bahay, nanay? Kubo. Pero wala po kayong bahay dito. Saan po kayo nakakatira? Nagkikitira lang po kayo. Pero may ano po kayo? May pamilya po kayo rito? Wala. May anak po ang isa. Asan po ngayon yung anak niyong isa? Ha? Saan? Hindi siya kinikilala ng... Ay, hindi siya kinikilalang ina? Ang ina. Hindi siya kinikilala ng siya. Bakit? Ampun mo sa ano. Ampun siya. Hindi niya kinikilala yung itong nanay niya? Bakit kaya? Pinaampun mo? Ah, pinaampun niyo po? Kasi pag ako nang harap, yung sila pong gagas sa akin, lahat ang gastos. Ah, pinaampun niyo po yung anak niyo. Hindi mo kasi kayang... kasi... Pero may asawa po kayo dati? Patay na po yung asawa niyo dati. Yung ngayon, nanay, kung sakali, kung may magbibigay sa'yo ng pampagawa ng bahay, kubo, saan niyo po gusto? Yung po saan eh. Saan po? Saan po? Doon sa, ano, doon sa bukid? Dito na sa bidaan. Sige nanay, ganito na lang. Kasi, di ba, manawagan kay nanay na sana magkaroon ka ng may mag-sponsor sa'yo ng bahay kubo lang. Sabi mo nanay, nananawagan ka. Bahay, lahat na. Ano no? Lahat bahay lang. Baka, ano, wala na lahat wala. Mga gamit wala rin. Mga gamit din wala din. Gusto mo rin magkaroon ng gamit? Sana na po. Ha? Sana. Sana? Ba't sana? Sana dalawang puso ko hindi na sana iniwan pa. Hindi, seryoso nanay. Manawagan ka nanay. Malay mo may makapanood sa iyo mga magandang loob na handang tumulong sa iyo para magawan ka ng kubo. Para po, ano po ako umiinis na po ng tumulong. Lakasan niyo po. Lahat ng gawa ng bahay. Yun lang po nilililin ko sa inyo. Sana po matulungan niyo ako. Sa kaysa pa, lahat mga ano po, wala na akong makalapit sa dito. Sa inyo lang. Kahit na lahat na sa bahay ko, wala ka makita itong makain ko. Lahat ang gamit, wala. Oh, pero nanay, sa loob ng ilang taong kayo rito, nagkikitira ka lang. Tapos yung kung kanino po kayo nakatira? Pero bakit kasi nanay nagkaganon? Wala ba kayong na problema? Wala naman.
Bakit ka umiiyak, nanay? ito mga kabukbok, ito si Nanay Adele, gustong humingi po sa atin ng tulong. Sana mapagbigyan natin mga kabukbok, isang maliit na kubo lang na gusto ni Nanay Adele. Pwede ko pa naman ano, pati tayo ng tindahan sa at maliit. Ayun, may kasunod na ulit mga kabukbok. May kasunod na request pa, wala pa nanay yung yung kubo, may kasunod na. So ayun mga kabukbok, kung maaari at bigyan natin ng pansin to si nanay. Hindi alam mga kabukbok yung kung ilang taon na si nanay. Siguro may sabi nga dito, special nga daw to si nanay. Totoo ba yun, nanay? Hindi mo talaga alam yung ano? Yung ilang taon pa na? Kailan po ang birthday niyo? Wala din. Ha? Wala din? Wala po kayong naalala na nung bata kayo, hindi kayo napaghandaan ng birthday? Naghandaan din naman ako. Anong araw yun? Anong petsa yun? Ano? January 19. Tapos yung January 19. Saan po ba kayo pinanganak? Sa Mindoro. Mindoro. Paano po kayo napunta dito? Inaharap yung magulang ko, pero hindi ko na makita. Kaya dito ko na pagkat. Ay, inahanap mo yung magulang mo, kasi... Dapat ito pa yun. Wala, hindi mo na ako inahanap. Taga Mindoro po pakala kayo, tapos pa, inahanap mo yung magulang mo, napunta kayo dito, napunta ka dito. Tapos, ito na nangyayari sa'yo. Diyos ko, nanay. Sige, nanay, sisikapin natin magkaroon ka ng kubo. At siguro, ano bang gusto mong pagkakitaan? Ito pa lang yan. Basta may lang tap na tindahan. Malit na tindahan. Tulungan niyo po ako. Kahit na, nirap na ako eh. Taiwan ko. Sige na, manawagan ka po. Paano? Wala rin na makain. Lahat, wala. Dito, kumakain ako. Ano yung bahay mo talaga yung nanay? Hindi, pinatitira lang sa akin. Ah, pinatitira lang sa'yo? So yan, mga kabukbok, puntahan muna namin. Doon pala siya pinatitira sa bahay nung nagmagandang loob sa kanya. So yan, mga kabukbok, andito na tayo sa lugar. Saan yung bahay? Anong nanay? Yung kubo mo? Hindi na, para naman ako. Nay, itayin mo ako. Diyan, sige, magmaligo ka na lang. Ano meron? Dito siya nakatira si nanay. Pero hindi ka naman kayo pinapalis, nanay. Gusto mo lang magkaroon ng sarili mo, nanay. Bibi. Ayun, si may kubo pala talaga si nanay dito. Pinapatira ng may-ari. Ayan. Uy, may panty pa si nanay.
Ayan yung ano ni nanay. Wala akong mga gamit dito. Ito yung ginagawa ko. Araw-araw ginagawa ko. Ah. Ipapapalit ko ng bigas yan. Ipapalit mo ng bigas yan, nanay? Ito, ginugupit doon yung mga kabukbok. Pinapapalit siya ng bigas. Pinapalit niya ng bigas. Ilalagay ko dito sa bote. Pero itong kobo na itong mga kabukbok, hindi sa kanya to. Nagkikitira lang siya dito. Ang bait ng may-ari nito kabukbok kasi pinapatira pa siya dito. Talagang mabait si nanay. Nanay, no, mabait ka rin nanay, no? Hindi naman. Ay, nako. Talagang mamahihiwagaan ka dito kay nanay. Walang birthday. Hindi niya alam kung ilang taon na siya. Pero nanay, kung saan, halimbawa, yung kubo mo, eh bakit kailangan mo pang lumipat? Eh, ano na? Ayoko pa dito. Bakit? Eh, dalaga kasi mga pambangan, sinundari yung mga gamit ko. Oo. Oh. Eh, dito pag mga bumabag yun, ba, dito pa yung sinandap. Ilalagay. Oo. Kasi mga kalangan mo lang. Eh, saan yung bahay na gusto mong itatayo? Yung tinawa ko pa sa iyo. Eh, sa kanila po ba yun? Ha? Sa kanila ba yun? Tanong mo nga, Nay. Kasi baka mamaya may mag-sponsor sa'yo tapos... Oh, okay lang pa mag-video? Okay lang, sige. Vlogger po ako. Oh, diba, vlog ka ba? Okay. Opo. Tinatanong ko lang po kasi baka mamaya okay lang pa na sinanay kasi gusto ata magkaroon ng kubo. Hmm. Pero saan po natin ilalagay? Ayun, meron siya na. Nanay, mayroon ka naman pala dyan. Ayun ba kasi naghahanap niya ng ano ng masisilungan daw niya. Sabi ko may kubo daw ayun sumulan na. Ayun. Kung ano sabi mo yun kung kisa kubo. Kung kapagawan, oo. Bibigyan mo siya ganun. Ano siya tanong yun? Kung hindi kung baka mamaya kung saan ilalagay eh. Saan? Sa labas? Eh baka masyad tayo ng barangay diyan, sa atin. Oo, di ba? Kasi unang-unang kasalan mo diyan, yung barangay. Hindi na basta ka lang titirin doon. Mababatas tayo. Siguro pag pinasok doon, baka po pwede. Ano, may makurang ka lang. Masisita tayo. Ano nanay? May kubo ka naman, ipapagawa na lang. Kung gusto mo, at gusto mo ng bagong kubo, itabihan mo na lang yung kubo. Diba? Oo. Kung gusto mo nga, ayusin mo. Wala na mong... Babalik ko yung papag eh. Oo, sila na papag yan. Tsaka matagal na rin kasi yung kubo niya. Siguro mga 12 taon na yun. Hanggang 10 hanggang 12. Matagal na rin yung kubo niya. Kumuha lang ng trapal niya kaya hindi nabulok yung bubong. Kaya na po yung kumukup-kup kay nanay? Kasi lumapit yan. Nasabi niya, gusto raw niyang ano, magtayo nga doon sa liginid ng bakura. Sabi ko, baka masita tayo ng barangay niya. Gusto mo nga kung meron akong kubo rito, apo. Ayusin mo na lang. Tapos, kung merong kulang na gamit, umibulo kasi marami ng bulsa yung ano yan eh. Apo. May mga kahoy tayo dyan. So, inayos niya yung ano, yung papag. Kaya nagkaroon siya ng higaan. Ngayon, kung gusto mo naman ng bago, nagbablog pala si Sir, baka mahingi ka ng... Hindi, kubo lang naman ng ano eh. Kung gusto mo, ilagay mo doon sa tabi. Ilang kahoy lang naman ng ano dyan, plywood. Ilagay na lang sa tabi natin, nanay. Eh, bakit kailangan mo pa kasi ng panibagong ano, ayun para lipat-lipat ka? Hindi, mabait na nga kasi ang sabi niya, nung nandito yan, ang ginagawa niya tuwing maga, nagwawalis. Opo. Tapos kung naman yung gawain niya sa paligid, ginagawa naman yun.
Kaya kung kakain siya, kasabay na din namin sa pagkain. Yung niluto namin ulam mo, kaya kung anong pagkain, inaatira siya, tinatawag namin, oh, ito yung pagkain mo, kunin mo rito, gano'n. Nakakawa kasi yan, dati labandera namin yan, maliliit pa kami. Lalabas siya. Ngayon, eh, siguro, hindi niya na kaya maglabas, eh, may edad na rin. Kaya, yan ang buhay niya. Eh, lumayas, ano, diba? Nasa nakwento mo, lumayas mo, iniwang ka na pinan mo sa ano? Saan? Saan na ba? Bas. Kaya, nagka, nagwilab. May anak nga yan, eh, nandito anak niya, eh. Sa, pero hindi siya daw siya kanilala? Kilala naman siya. Kaya, ang problema lang is parang ayaw siyang asikasuin, gano'n. Ayaw tanggapin. Pagkakama siguro, kasi ina yun eh. Nga lang, eh, parang din ayaw siya kalagaan, gano'n. Eh, yun lang ang pamilya niya rito. Yung anak niya na yun. Yung asawa, nasa asawa mo? Wala na, patay na. Oh, patay na pa. Namatay. Pinatay mo o namatay na? Pero ilang taon ka na po talaga, nanay? Andyan yung ano niya eh. Oh, kasi mayroon na siyang ano eh, tawag doon yung... Ay, na-restro namin yan. Oh, naka-restro. Eh. Na-restro na yan, pina-restro ko yan. Bata pa po siguro mga nasa 40 lang mahigit pa yan. Sabi ko, bumalik na sa kanila para makita niyo yung mga kamag-anak niyo. Mahirap kasi pagka malayo ka sa kamag-anak mo, kung malayo ko sa mga siya, makita niya ang tatay niya. Abuhay pa yung tatay at nanay niya? Hindi lang, hindi niya rin alam. Kasi nung tinanong ko siya, nung nakaraan, sabi niya, siniwang nga daw siya nung ina niya sa Batangas pa, sa ganun. Batangas, so, tapos hanggang sa kusan sila nakarating, Antipolo, Cubao, ang kahuli-huli yan narating niya, itong Bulacan. Tapos, nung nandito na siya, meron siya nakilalang bakla ba yun? Di ba bakla? Tinukup siya, ayun, inasawa naman siya. Kaya nagkaroon sila ng anak. Nandyan ngayon. Yung anak niya, malaki na rin. Malaki sa kanya. Kaya kawawa ang buhay ni Masalimuot. Ganun po, Masalimuot na tao doon. Ang buhay niya din. Ano na nangyari sa buhay niya? Malay mo, nay, buhay pa tatay at nanay mo. Manawagan ka. Wala na yun. Ah, wala po kayong mga kapatid. Wala po kayong kapatid. Tagal na po yung ginawa na. Ginawa ko dati yung kayo. Ilang taon na po ba kayo nawalay sa magulang nyo? Ilang taon ka na bata? Nung umalis ka sa inyo, nung iniwanan ka ng ina mo, anong ano? Ilang taon na, nung umalis ka doon sa inyo, ilang taon ka? Hindi ko natandaan. Bata pa nga doon yun. Pero buti, mahalaga, natandaan niya yung pangalan niya. Ano pong apelyido ninyo? Gabona. Ha? Gabona. Gabona? Adelona. Ha? Adelona. Adelona. Gabona. Adelona. Gabona. Gabona. Ah, okay. Payag ba kayo dyan na lang din ilagay yung gagawing kubo sa'yo? Opo, ganun lang po. Siyon, mga kabokbok, itong may-ari ng bahay na tinutuluyan ni nanay. Ah, hindi naman pala bahay, kubo na tinitirahan ni nanay. Ito yung may-ari, mga kabukbok. Hello po. Yan. Isang mabait din na ano yun, mga kabukbok, kasi pinatuloy si nanay ng libre. Di ba, nanay? Ngayon, mga kabukbok, payag yung may-ari na sirain na lang yung kubo at papalitan ng bagong kubo ulit. Pero iba na, ibang klaseng kubo na yun, plywood na tsaka mga kahoy. Ayan. Payag po kaya, kuya, ha? Okay, sige, oh, mabuhay kayo. Tulungan niya si Adel. Ayan. Sa lahat ng mga vlogger dyan, shout out! Thank you. Yun nga, mga kabukbok, itong kubo na to kasi, talagang wala na. Wala nang, ano to, wala nang tibay. Kasi kung isang ano lang nito, talagang masisira na. Sabi nga ng may-ari, 12 years na ata itong ayusin pa itong kubo na to, mapapalaki ng gastos. So yun, mga kabukbok, sana may makatulong kay Nanay Adel at mabigyan natin ng kubo din. Gawan na lang natin.
Nanay, isang panawagan ulit sa mga makapanood nito na sana tulungan ka na magkaroon ng sariling kubo. Sige nanay, manawagan ka. Pwede mo manalamanan po ako sa inyo, sana po tulungan niyo po ako na magkaroon pa ako ng bahay na kahit kubo lang. Kahit kubo lang. Ayan. Tapos? Yun, tatlo na kamagulang. Kamaka mag-alam dito, yun. Oo. Ako lang po ako ng isa dito eh. May anak na ako. Wala namang maano sa akin. Wala lang ako mutulong sa akin eh. Yun lang. So yan, mga kabukbuk, yun na lang. Kung sino man ang gustong tumulong dito kay Nanay Adel, nasa description po yung ating contact at maaari nyo po akong kontakin doon kung anong tulong na ibibigay nyo kay Nanay Adel. So yan, hanggang dito na lang mga kabukbuk. Sana matulungan natin si Nanay Adel na magkaroon ng kubo na matutuluyan niya. Nanay. Malungkot niya, Nanay. May magbibigay at may magbibigay sa'yo. So yan lang mga kabukbuk. Hanggang dito na lang. Adios mga kabukbuk. Bye-bye. I love you all mga kabukbuk. Takpan mo na eh. Ito, huwag mo. Paano yan o, yung linti ng camera? Maray po, salamat. Sige na yun. Yan, mga kabukbok, hanggang dito na lang. Bye-bye.